Binasa mo na ba ito? Tipong wala ka nang mahugot. Ang sakit, di ba? Hahayaan mo na lang ba na paulit-ulit mangyari ito? Well, sa video nito, kailangan mong maintindihan ang realidad ng buhay at kung paano natin ito maa-achieve. I'm Aida De La Torre, your Easy Coach Philippines. Sa video ito, kailangan mong mapanood ng buong buo para mas maintindihan mo ng maigi. I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a better future. Please click like and subscribe to my channel para updated ka sa mga bagong videos na i-upload ko. Ayan, meron tayong cash flow quadrant ni Robert T. Kiyosaki na kung saan merong dalawang income. Active income and passive income. Ngayon, may papakita ako sa inyong quadrant. So, itong quadrant na ito, sa left side ay merong employee. And then, dito sa baba ay merong self-employed. So, ito yung mga engineers, mga doctors, mga lawyers. So, that means they are working hard dito sa left side. And then, dito sa right side, ay ito yung mga business owner. So, ibig sabihin, you own a system and people work for you. Like McDonald's, SM, etc. And then, sa baba naman, merong investors. Ibig sabihin ito, money works for you. Ibig sabihin, kahit natutulog ka, nagkakape ka, ay kumikita ka. So, dito sa right side, which means you are working smart. Ayan. So, pag-usapan natin ng empleyado. They are the people who work for someone else. Yes, they are smart, matatalino, at masisipag. But, no matter how smart, intelligent, or diligent they are, ang sweldo or kita nila ay fixed. Oh my yes. God! Fix po ang kita ng mga empleyado. Ngayon, meron akong ipapakita na chart ng sinasahod ng empleyado. So, makikita natin ngayon, for example, ang minimum salary nila sa loob ng isang araw is 537. So, i-multiply natin sa 26 days. So, ililess natin yung day off. So, ang net salary is sa isang buwan ay 13,962. Ngayon, kung ikaw ay nagre-renta, ang rent mo is 2,500. So, magiging 11,462. And then, kailangan mo magbayad ng electricity at saka tubig. Magkano? Pagpalagay natin, 1,500. So, ang matitira na lang is 9,962 pesos. Ngayon, paano? Meron ka pang pamasahe. So, pagpalagay natin is 80 pesos per day ang pamasahe mo. So, magkano na lang natitira? 7,882. So, ngayon, aside from that, meron pa tayong pagkain at baon mo sa loob ng isang araw. Pagpalagay natin 150 pesos per day. So, magkano na lang po ang natitira? So, 3,382 pesos. So, ngayon, meron pang ikakalta si SSS, PhilHealth, pati ba naman pag-ibig ay ikakaltas din. So, magkano ang matitira? So, merong 1,382 pesos. Of course, paminsan-minsan, kailangan mo rin mag-load. Magkano yung ilo-load mo? Pagpalagay natin, 1,000 a month. So, ililess natin doon. So, magkano na lang matitira? 382 pesos ang natitira. Of course, kailangan mo rin ng personal hygiene. So, kapatid, magkano na lang natitira? Oh my gosh! So, dating 13,962 pesos na salary mo sa loob ng isang buwan, ang natitira na lang ay 82 pesos na lang. Real true and real talk tayo, ano? Ang minimum hours ng isang empleyado ay 8 hours working days. So, for example, ang pasok niya is 8 o'clock in the morning. So, hindi naman ibig sabihin na pagpasok niya ay kailangan na sa office na siya. So, of course, kailangan niya ng maligo at
magbiyahe. So, kailangan niya ng preparation ng 2 hours. And then, after ng work, kung ang finished work mo is 5 o'clock in the afternoon, hindi naman ibig sabihin na eh, nasa bahay ka na. So, kailangan mo mamasahe, magbiyahe. So, kailangan mo ng another 2 hours preparation. So, ano ang working hours mo? So, ibig sabihin, hindi lang pala 8 hours ang trabaho mo, kundi 13 to 14 hours a day. So, ano ang nawala sa'yo? Oras. Oras sa family mo na dapat kasama mo kumain, kasama mo sa labas. Imagine this. Kung ikaw ay isang empleyado working 2 to 5 years or working for the rest of your life, na kahit anong galing mo, anong sipag mo, kung ang sahod mo ay fixed, ibig sabihin kulang pa rin itong pambayad sa utang. Ngayon, kung ikaw ay nagtatrabaho 8 oras or 13 to 14 hours a day, ang realidad ay kulang pa rin ang sweldo mo. Marami sa ating mga Pilipino ang... Pintang hugot meron ka? Sa Hugot Hits, makaka-relate ka. Bakit na hugot na narinig ko ay yung wala kang mahugot sa wallet mo. Ngayon, kapag ikaw naman ay walang tulog, overwork, ang daming stress sa trabaho, iniisip yung mga bayarin, mga due date, bill sa kuryente at sa tubig. Kapag ikaw ay nagkasakit, mai-stop ang income mo. Ngayon, kapag nag-stop ang income mo, no work, no pay policy tayo. Ngayon, kapag ikaw naman ay tinamaan ng sobrang ng ipon o sahod mo, ay kulang pa ang bayad sa ospital. Ngayon, kapag ikaw naman ay na-ospital, hindi mai-stop ang mga gastusin. Tuloy-tuloy pa rin ang bayarin sa bahay, Meralco, tubig, bigas, at ulam. Niniwala ka ba na have a good future is a choice? Well, kung napanood mo mula sa umpisa ang video, ma-realize mo na ang realidad ng buhay sa pagiging empleyado ay wala po talagang ipon. Ngayon, imagine this. 2022 ngayon, malamang ang problema mo ay pera. Imagine, 5 years ago, kung ang problema mo pa rin ay ang pera, at in 2022, ay wala ka pa rin gawing bago, malamang, kung ang problema mo noon, problema mo ngayon, malamang, problema mo pa rin sa susunod na 5 taon. Magising na tayo sa katotohanan. Find yourself kung paano tayo maging successful. Nothing is impossible. Lalo na sa panahon ngayon na new normal. Kailangan earn your time wisely. Meron akong i-share na pwede niyong gawing part-time para makapag-generate ka ng passive income. Kahit walang pinag-aralan, pwede. Kahit walang experience, pwede. Ang maganda dito ay magkaroon ka ng time freedom sa family mo. At ang kagandahan dito ay you are your own boss. Meron akong free access online na pwede ka makapag-generate ng passive income. Mag-comment down below ka lang at ituturo ko sa iyo kung paano gawin ito kahit nasa bahay ka lang. The perfect time to start is today. Not tomorrow, not next week, but today. Kaya habang bata ka pa, habang malakas ka pa, simulan mo na. Kaya kailangan change your mindset now. Yes! Maraming salamat at natapos mong panoorin ang video ito. I hope meron kang natutunan at naniwanagan sa buhay. Thank you for watching!